Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talakayan sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga itong si Tambaloslos na ito dahil nagsalita na nga si Ka-Eric at handa na nga itong magsampa ng kaso laban nga kay Tamba Romualdez na ito. Dahil kung makikita natin mga kaibigan, talagang sobra nga ang ginawa nila na pambabastos kay Ka-Eric at kay Dr. Lauren Badoy. Ngayon nga ay hindi sumusuko si Ka-Eric na baltahan si Tamba na ito. Lalong-lalo na ang mga kongresista na hindi nga patas ang kanilang ginawa sa investigasyon at nangyari lamang na personal na interest ang nangyari sa kongresista na ito. Kaya naman nagulantang at natakot ang mga Tambaloslos na ito at mga kongresista nung nalaman na magsasampa nga ng kaso si Ka-Eric dahil alam ng mga Tambaloslos na ito na talagang dihado nga sila sa kanilang ginawa kay Ka-Eric. Ngayon nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung sino nga ba talaga ang sinungaling, kung sino nga ba talaga ang mandarambong, kung sino nga ba talaga ang bastos at hindi tinutupad ang batas ng Pilipinas. Dahil kung titignan natin mga kaibigan, hindi nga sinusunod ng mga kongresista ang kanilang pinasang batas din na talagang ang sinusunod nila ay ang may pera. Kung may mas malaking pera na nabigay sa kanila ay kakampihan nila kahit na mali na ang kanilang ginagawa. Kaya maraming inosente na talagang nakukulong dahil sa ganib sa mga kapangyarihan naman ito. Kaya naman dapat imbestigahan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Mga kaibigan, planado po talaga ang ginagawa nila kay Ka-Eric tsaka kay Lauren Badoy. At tsaka sa SMNI mga kaibigan, planado po lahat yan. Alam na alam ng mga retired general yan guys eh. Kasi sanay na sanay sila sa mga ganyan eh. Kaya tingnan mo, sino po ang sumusuporta ngayon guys? Kung hindi mga retired general, mga former chief, at mga estudyante po, mga graduates ng PMA. Kasi sabi nga, mahirap po mga kaibigan pag napuno na po ang mga military men, ang mga men in uniform. Delikado po yan guys. Ako ayaw ko mag-speculate ha. Pero ang sinasabi ko lang mga kaibigan, kasi syempre may edad na tayo eh. Nadaanan natin lahat ng mga EDSA eh. Lahat ng EDSA na nangyari, nadaanan natin, di ba? Kahit yung iba dyan, nadaanan nyo rin eh. Lahat po ng EDSA guys, nadaanan natin, na-experience natin. Kaya alam na natin yung mga galawan na ganyan eh. Di ba? Tama? Oh, ang sabi niya dito mga kaibigan, oh, the prompt release of Dr. Lauren Badoy and Jeff Trisellis from illegal and unwarranted detention. Oh, illegal saka unwarranted detention. Ang tindi, di ba? Illegal and unwarranted detention was a wise move by the House leadership. The very strongly worded manifesto of PMA graduates did them in. Ibig sabihin mga kaibigan, yung ginawa daw ng House na pag-release po kay Badoy tsaka kay Eric, wise move yun. Dahil kung hindi nila ginawa yun mga kaibigan, ay talagang mangyayari po ang dapat mangyari. Delikado po talaga mga kaibigan. May kalalagyan talaga yan. O dito sabi niya, but watch still while Dr. Badoy and Mr. Celis were released, the other burning issues have not ended. Kahit na-release na sila mga kaibigan, meron pa pong mga issue, di ba? Na hindi pa natatapos, mga lumiliyab na mga issue na hindi pa natatapos mga kaibigan. Very rarely do PMA graduates issue such very strongly worded manifesto. Ibig sabihin mga kaibigan, first time daw nangyari to guys. First time po nangyari ito sa kaysaysayan ng mga PMA graduates na mag-sign sila ng manifesto. First time ha? First time in history.
Hindi pa po nangyari ito, guys. Nangyari lang ito ngayon sa panahon ni Ka-Eric tsaka ni Miss Lorraine Badoy sa kanilang pag-detain sa Congress. Yan o. Very rarely do PMA graduates issue such very strongly worded manifestos. Very rarely too to do PMA graduates unite in politics. But for matters on integrity such as this, they unite. So really watch out. Pag napuno na ang salot, nako. Pag napuno na ang salot, nako. O, di ba? Napakatibay, napakatindi po ang kanyang sinabi, guys. Napakatindi ang kanyang binitawang statement. Kapag napuno na ang salot. O, kayong mga congressman, kayong mga mambabatas, makinig kayong mabuti. Read between the lines. Dapat alamin nyo ang mga message. Alamin nyo ang mga subliminal message, mga messages. Na pag mga ang mga retired general na po ang nagsalita, mga kaibigan, ibig sabihin niyan, hindi nila nagustuhan ang palakad ng gobyerno. Kasi sabi ko nga sa inyo, guys, marami na tayong experience diyan eh. Na-experience natin ng EDSA 1, na-experience natin ng EDSA 2, na-experience natin lahat ng mga nangyari sa Pilipinas. Dahil, syempre, nasa edad yan eh. Funinet, matanda ka na. Pero guys, no kidding aside, delikado po mga kaibigan pag ang mga military na po ang nagsabi kapag puno na ang salok. Dapat po maintindihan nila yan. Mr. President, dapat po makinig kayo sa mga retired generals. Huwag po kayong patulog-tulog sa pansitan. Bigyan nyo na ang halaga lahat ng mga sinasabi. Dahil delikado po ito, mga kaibigan. Siguradong-sigurado tayo dyan na kapag ito po ay talagang napuno na ang salop, ay dapat nang kalusin. Ayan po, mga kaibigan, si retired General Romeo Pocis. Napakagandang statement. So, punta na po tayo sa ibang topic natin, mga kaibigan. Ito po, puntahan na po natin itong si Attorney Panelo. Matindi rito si Attorney Panelo, mga kaibigan, dahil sinoplak po itong si Senator Risa Hontiveros na parang hindi po senator, parang walang alam sa batas. Sabagay, hindi naman siya abogado. Abogado ba si Risa? Hindi, di ba? Hindi naman abogado si Senator Risa, di ba? Oh, hindi siya abogado. Kaya wala siyang alam sa batas. Oy, Senator Risa! Grabe ka naman! Eto guys, ha, bago po natin pakinggan po si Attorney Panelo, mga kaibigan, basahin lang natin itong request. Nag-request po si Senator Risa Hontiveros. Ito po, basahin natin, guys. O, ayan ang request niya. Ibang klase talaga ito si Hontiveros. Ang sabi niya sa balita, mga kaibigan, Hontiveros asked DOJ to issue lookout order versus Pastor Kibuloy. Wow! Ang bilis naman! Advance pag-isip? O, basahin niyo, mga kaibigan. Yan po ang request ni Senator Risa Hontiveros na mag-issue daw ng lookout order versus Pastor Kibuloy. Ha? Nag-request ka kaagad ng lookout? Bakit? Anong akala mo kay Pastor? Ha? Ang tagal-tagal ni Pastor sa Pilipinas. Yung kaso niya sa Amerika, hindi nga nakapasok sa Pilipinas eh. Dahil walang mga ebidensya eh. Tapos ngayon, kakasuhan mo si Pastor? Tapos mag-i-issue ka pa ng lookout order. Ibig sabihin kasi ng lookout order, mga kaibigan, hindi po, pag na-issuehan po siya ng lookout order, guys, si Pastor, hindi na po siya makakalabas sa Pilipinas. Hindi na siya makakabiyahe, parang ganon. Parang ganon, ha? Pero mga kaibigan, bakit naman kagad kayo mag-i-issue ng lookout? Ha? Hindi ba kayo, ha? Ito po, panic ba? Panic? O, basahin lang natin, o. Ayan, o. Senator Risa Hontiveros has formally written a letter to the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order against Pastor Apollo Kibuloy, head of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, church who is currently facing allegations of human trafficking and child
alam nyo na, mga abuses daw. Okay, in the letter addressed to DOJ, Secretary Jesus Crispin Remulla Hontiveros requested an ILBO be issued against Kibuloy since a Senate hearing date which the Senator is eyeing to set on January 23, 2024 requires his presence. Ibig sabihin mga kaibigan, ang hearing daw sa January 23 next year na po, 2024, na kailangan daw ng presensya ni Pastor. Pero bakit kagad kayo nag-issue ng lookout? Wala pa nga kayong investigasyon eh. Niwala nga kayong mga ebidensya. Ano to? Diktador ba talaga ang panahon ngayon? Pati itong senador, itong si Senator Risa, talagang gusto na kaagad i-contain si Pastor? Advance masyado mag-isip? Oh, ito po, basahin natin. The resolution mentioned the alleged pastorals employed by the organization who are tasked to perform a special person task and errands for Kibuloy. An investigation and aid of legislation will also allow us to determine whether our updated human trafficking laws are able to cover large-scale and systematic acts of trafficking done under the cover of religious organization, the resolution stated. Wala pa nga kayo napatunayan eh. Ito po ang sagot ng DOJ mga kaibigan. Sumagot naman kaagad ang DOJ, basahin po natin, no? Ito po ang sagot ng Department of Justice sa request po ni Hontiveros. Ang sabi po ng DOJ guys, takes cautious approach on issuing lookout bulletin for Kibuloy. Ibig sabihin, dahan-dahan po kayo Risa. Hindi yan basta-basta ini-issue. Hayaan, sabi po ng DOJ ha. Ang sabi dito sa balita, with no preliminary investigation, kung wala daw preliminary investigation on Apollo Kibuloy, the Department of Justice on Wednesday said it will err on the side of caution. Ibig sabihin, magdadahan-dahan po ang Department of Justice, hindi po sila mag-i-issue ng lookout order dahil wala pa pong preliminary investigation. Sana po nakinig kayo, Senator Risa Hontiveros, para po baliwanagan kayo. Galing po ito sa GMA News Online, hindi po ito gawa-gawa ni Foodinet. Sana po, no, Senator Risa, bago po kayo magpakalat ng mga black propaganda, kasi alam natin, black propaganda yan eh. Alamin niyo muna ang batas. Hindi ka po ang presidente, hindi ka po pangulo, senator lang po kayo, huwag po kayong advance mag-isip. Diba? Masyado kayong Nagtataka nga, marami nga nagtataka, bakit kailangan ka agad, isinado ka agad, ikongreso ka agad. Wala pa nga eh. Parang yung nangyari kay Eric, tsaka kay Miss Lorraine Badoy, saka si SMNI. Congress ka agad. Meron naman tayong Supreme Court, Mario Sepp. Sabi dito, in an ambush interview, Justice spokesperson Mico Clavano said that a preliminary investigation is one of the requirements in the filing of the ILBO or the lookout order, no, bulletin order. Ibig sabihin mga kaibigan, isa daw sa mga requirements para makapag-file ng lookout order, kailangan daw meron ng preliminary investigation. Otherwise, it might be a set dangerous precedent na kung wala pang investigation, wala pang kaso sa korte, maglalabas na po tayo ng lookout order, Clavano explained. Ibig sabihin, delikado. Hindi po pwede. Ayan ha, Senator Risa, hindi pwede. Sorry na lang, Risa. Ito, X. X ka, Risa, X. Masyado kasi kayong advance eh. Kayo talaga mga dilawan, mga pinklawan, mga kakampwet. Diba? Bakit nyo dinidiin ang SMNI? Bakit nyo, pati si Pastor, pinag-iinitan? Tapos na kay Eric, tapos na kay Lorraine Badoy. Si Pastor Kibuloy naman ngayon. SMNI naman ngayon. Ay, naku. Ano ba talaga nangyari sa mga mambabatas natin? Ha? Alam mo, ikaw, Senator Risa, no? Nawalang galang na po. Gumagalang po kami sa mga
mas matanda sa amin. Gumagalang po kami sa mga babae. Sana po, Ms. Risa or Senator Risa, sana po, pag-aralan niyo muna. Tingnan niyo muna. Mag-consult muna kayo sa mga abogado niyo. Magtanong-tanong muna kayo sa mga legal niyo. Bago po kayo tumalon. No? Tumalon eh. Tumalon agad eh. Di ba? Bago kayo mag-conclude na kailangan po isyuhan ng lookout order si Pastor. Dahil po, wala naman kayo napatunayan pa, Sus Mario Josep. Kaya tayo nagka-leche-leche. Hindi pa nga alam, pinapangunahan nyo na. Para nangyari po kay Erich, saka kay Ms. Lorraine Badoy. Napikon lang, ikinuntem. O ngayon, natakot sa Supreme Court, pinakawalan. O di napahiya kayo. O, alam mo, Senator Risa, mapapahiya ka rin. Promise. Mark my word, mapapahiya ka rin. Kaya nga, eh, bakit kayo nanalo yan? No? Binoto nyo ba yan, guys? Alam mo, wala talaga. Well, hindi ko binoto. Ayaw ko lang, ha? Wala pong bumoto dyan. Mukhang na smart magic tayo. Ito po ang updates po natin ni Attorney Panelo. Ito po, pakinggan natin, guys. Ito ha, pakinggan po natin si Attorney Panelo. Ito po, butata po si Risa dito, guys. Butatang butata. Kung kayo'y may kaso, huwag kayong manira by using the Senate. Pinupropaganda nyo eh. Eh, kung totoo yan, eh ba't di nagkakain ng demanda yan? O kaya tulungan mo siya bilang lawmaker kung naniniwala ka sa kanya. Ngayon, hindi ko maintindihan itong senador ito. Bakit ginagamit niya ang opisina, ang sangay ng Senado upang manira? Sapagkat kung totoo yan, yung mga aligasyon niya, eh dapat tulungan niya na mag-file dyan sa prosecutor's office upang madinig ang nangyayari. Hinuhusgahan niya. Abiro mo, hahadlangan mo magbiyahe, di wala namang kaso. At sinasabi, kailangan daw maging accountable. Accountable for what? Eh wala pa nga eh. Eh bakit? Pareho rin yan ang nangyari doon sa pagpapakulong. Oh ano, Risa, butata ka. Butata, butata. Kasi kayo, kayong mga dilawa, no? Bakit kasi ganyan kayo mag-isip? Ha? Bakit ganyan kayo mag-isip? Siguro nainggit siya sa Congress, no? Alam mo, sa tingin ko, guys, itong si Risa, nainggit siya eh. Nainggit siya sa Congress. Kaya siya nagpasikat din ngayon. Oh. Ang tinitira naman niya, mga kaibigan, si Pastor Kibuloy naman. Na nakuha niyo yung pattern, mga kaibigan? Naintindihan niyo yung pattern sa Congress tapos itong kay Risa? Magkaisang pattern lang kasi yan, guys, eh. Iisang bituka lang yung mga yan, eh. Si Risa sa senador, sa Senate. Dito naman sa Congress, andyan si Tambaloslos. Andyan si, ano, tatlong itlog. Andyan yung mga congressman na mga arrogante, sabi nga ni retired general Romeo Pokis. Mga aroganteng mga congressman. Oh, ito po, ituloy po natin sa Attorney Panelo, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nag-likes, likes po tayo, guys, no? Pakipindot lang po. Pakitusluk-tusluk lang po, mga kaibigan. Nakikiusap lang po kami, no? At paki-subscribe na rin yung channel. At paka-share ang video. Wala pong bayad yan, libre po lahat yan, promise. Okay, ito po mga kaibigan. Panoorin po natin si Attorney Panelo. Hindi po pwedeng hindi natin pag-usapan. Yung isang resolution o isang panawagan na ginawa ng isang senadora dyan sa Senado. Kung saan, yes, tinatawagan niya ang Department of Justice na mag-issue ng hold order o departure. Kumbaga, ng hatangan si Pastor Apollo C. Kibuloy na lumabas ng bansa. At kaugnay dito, nagpalabas siya sa Senado ng mga video di umano na dalawang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay may mga reklamo
unang-unang mga reklamo at krimen, ha? Krimen ang nirereklamo nito. Ngayon, hindi ko maintindihan itong senadora nito. Bakit ginagamit niya ang opisina, ang sangay ng Senado upang manira? Sapagkat kung totoo yung mga aligasyon na yan, eh dapat tulungan niya na mag-file dyan sa prosecutor's office upang madinig ang nangyayari. Hinuhusgahan niya, abiro mo, hahadlangan mo magbiyahe, di wala namang kaso. At sinasabi, kailangan daw maging accountable. Accountable for what? Eh wala pa nga eh. Eh bakit? Pareho rin yan ang nangyari doon sa pagpapakulong. Ito'y palaging ginagamit nila ang sangay kung saan sila naroon ngayon upang magpropaganda, upang manira. Hindi po po pwede yan. Your duty as a lawmaker is to pass laws that will respond to the needs of the country. Hindi yung gagamitin nyo ang mga ibang tao upang manira din ng ibang tao o anumang institusyon. Nakikita natin yan. Eh, kaugnay pa rin yan sa paninira sa network ng SMNI. Sapagkat si Pastor Apollo Sique Buloy ay perceived to be the controlling individual ng network na hindi naman totoo sapagkat ang dokumento nagpapakita na wala siyang kinalaman. At dahil ito'y network na ito, may programa dito ang Presidente Duterte at nagiging kritiko dyan sa liderato ng Kamara ng Representante, pinagkakaisahan nila pati yung mga kaibigan ng dating Presidente Duterte gaya ni Pastor Apollo Sique Buloy, pinag-iinitan nila. Hindi po tama yan. Kung kayo'y may kaso, huwag kayong manira by using the Senate. Pinupropaganda nyo eh. Eh, kung totoo yan, eh ba't di nag-ahain ng demanda yan? O kaya tulungan mo siya bilang lawmaker kung naniniwala ka sa kanya. At hindi yun nagpupropaganda nga laban kay Pastor Apollo Sique Buloy. Ayun po mga kaibigan, si Attorney Penelo. Oh, kung totoo yung mga allegations na yan, bakit hindi po nagpa-file ng kaso? Yan po ang tanong dyan eh. Kaya nga huwag pangunahan eh. Kung talagang may kasalanan po, kasuhan nyo na lang. Dumiretso ka sa Supreme Court, oh, doon kayo maglaban-laban. May mga attorney naman kayo, may mga abogado kayong mga pulpol. Oh, doon kayo magkita-kita sa Supreme Court. Bakit kailangan pa ng Senate inquiry? Para po mapahiya? Oh, kasi syempre pag may Senate inquiry, papahiya nyo lang. Siyempre, kukontempt-kontempt nyo naman yan, malamang, pag hindi nagsasabi ng gusto nyo, o ikukontempt nyo lang, di mapapahiya po. Imbis na yung reputation ng isang tao, ay, kumbaga, reputasyon ng isang tao, mahalaga eh. Pero pagdating po sa mga inquiry, sa mga hearing-hearing na yan, bigla nyo pong dinidegrade, no? Pinapahiya nyo, nilalapastangan nyo ang pangalan, pinagtatawanan nyo. Katulad nung nangyari sa Congress, di ba? Pinagtatawanan lang sila doon. Meron pa doon, nagbubulong-bulungan pa daw. Meron pa doon, akala mo, nasa palengke. Di ba? Eh, yung mga kaharap nyo, sila Eric Badoy, sila Eric tsaka si Badoy, mga ano yan eh, may mga reputasyon niya mga yan eh. Tapos pagdating sa Senate, pagdating sa Kongreso, binababoy nyo lang. So, malamang sa malamang, ganun din ang gagawin nila mga kaibigan. Pagdating po doon sa Senate, kasi pinipilit nila na si Pastor daw kailangan magpakita sa Senate hearing. Eh meron pang ang Congress eh. Hindi pa tapos ang Congress. Ano pa talagang gusto nyo? Kaya nga sabi ko sa inyo guys, pag napuno na ang salop, wala na. Humanda kayo. Kasi itong mga ginagawa nila mga kaibigan, hindi po ito makatarungan guys. Dahil bakit po sila ganyan? Meron naman tayong proper na venue para dyan sa mga yan. Kunwari, meron tayong justisya, meron tayong judicial system. Bakit kailangan natin pumunta doon sa mga hearing-hearing ng Senate? Bakit translate, ha? O ito po, i-play na po natin mga kaibigan. Ka-Eric, pasok.
possibility nga si Speaker Romualdez can be charged for violations ng anti-terror law kag kung pwede ang pamangkot sino ma-file ang kaso. If there will be clear in present danger of collusion and conspiracy, pwede ako mag-file ang kaso. I don't know with Dr. Badoy. But ang problema galing naton, ang mga government agencies na hadlock si Speaker Martin Romualdez ubong mag-aging budget nila dira. Kag ginapabayaan niya lang din nga daw mini-dictator na si Martin Romualdez. That's another question kung pwede mo i-file o hindi. Kasi baka madlock dira ang mga nasa gobyerno nga kung-on kag natiguho ni Martin Romualdez ang ilang mga budget. So these are things that they should be transparent to the people. So tama ng point mo. Ang benepisyo ng CPP sa collusion with Speaker Martin Romualdez is mapahina ang Intefel Cup or eventually ma-abolish ni. Ayun po mga kaibigan, yun po talaga ang target nila, no? Ma-abolish po ang NTFL CAC. At ang sinabi po ni Eric, guys, pag meron pong clear and present danger, ay talagang kakasuhan po talaga niya itong si Tambaluslos. O, di ba? Ang ganda ng balita. Kasuhan na! Para magkaalaman na. Ito po, i-play po natin ang buong video, guys. Medyo interesting na siyang gina-point out mo, collusion. Even sa existing laws like ang anti-terror law, may possibility nga si Speaker Romualdez can be charged for violations ng anti-terror law. Kag kung pwede, ang pamangkot sino ma-file ng kaso? If there will be clear in present danger of collusion and conspiracy, pwede ako mag-file ng kaso. I don't know with Dr. Badoy. But ang problema galing naton, ang mga government agencies na hadlock si Speaker Martin Romualdez ubong mag-aging budget nila dira. Kag ginapabayaan niya lang din nga daw mini-dictator na si Martin Romualdez. That's another question kung pwede mo i-file o hindi. Kasi baka madlock dira ang mga nasa gobyerno nga kung-on kag natiguho ni Martin Romualdez ang ilang mga budget. Kag igbason sila. Kag ipatawag sa Kongreso o ipakawian kag gulat-gulaton. Kapinta, wala na kami nakita nga daw ginadipinsahan sa presidente ang mga katarungan sa pumuluyo. Wait, pinapabayaan niya man ang abusuhon ini ni Martin Romualdez sa iya gang. So I think amo na kabudlay mag-file sang kaso subong. Ay, and I think the more interesting point right now is it still Bongbong Marcos Jr. running the country and the government? Which brings me to that question. Martin Romualdez and, ano nga si Martin Romualdez na? What does he have sa presidente? I mean, I think siguro, number one, kasi siya ang pinakadako nga contributor and benefactor sa finance, electoral finance operations ng presidente sa nagapangampanya. That can only be assumed. Mm-hmm. But that is a logical assumption. Mm-hmm. Anong hold niya sa liog ni BBM? That's mm-hmm. number one. Number two, is mm-hmm. he designated as the de facto runner and overlord of the government? Mm-hmm. Ano na pamangkot sa pumuluyo nga why ginaklip ang poder ni Martin Romualdez para gamito ng Kongreso sa pagpangharas sa iya mga political enemies. Kagsubong, ang iya mga kaaliado ng mga CPP, NPA, NDF amaw nagabinipisyo kag mga nagakontra sa communist terrorism sa pagpanunog, pangbomb, pag-extort at pang-recruit. Ang ginagamit ni Martin Romualdez subong, pinapabayaan niya ang magbaskog ang atake counter-attacks ng CPP, NPA, NDF because they are his political allies and attack dogs against doon sa mga political enemies niya. Mm-hmm. So ang muling problema sa buong nga agahipos ang presidente. Mm-hmm. Is Martin Romualdez the one running the government? Mm-hmm. Na ang idea sa why ini ang abuse of power, arrogance, and very brazen and scandalous violations of constitutional rights of people invited supposedly as resource persons, pero ginabusalan, ginalabag, ginalapastangan ng katarungan ng konstitusyon sa sunod sa Kongreso. Mm. Ang mga legitimate press and legitimate media, like SMNI, na nagabulig sa gobyerno, amo ba ang ginalatigo sa buong? Because ginaperceive ni Martin Romualdez na amuling media outfit, nag-outag ang media platform, na nagahatag sa mga pahayag ang iya kontra sa politika, ang Duterte political faction. Aha. But of course, people would say nga, gareklamo ka subong because you are more identified with the previous administration. Well, it doesn't matter. Mm-hmm. The actual and real violation of rights, regardless of my political
belief or my political affiliation or political bias will not eliminate and diminish the main argument na ang katarungan o ang karapatan ng mga tao ay hindi pwedeng labagin ng ninuman sa estado at gobyerno, regardless kung yan ay kaalyado mo sa politika o hindi. More so, na dapat kung hindi mo kaalyado sa politika, you have to guarantee it as a form of democratic exercise and healthy democracy in a Republican government. But sir, isn't this somewhat tragedia because ang whole of nation or whole of government approach was implemented through EO 70. See, that was 5 years ago. Pero even ang gobyerno, hindi makaintindi nga it has to have a common approach against communism and terrorism. What we see now are may mga opisyal pa ganis ang gobyerno who are conspiring with the enemy, which is the communist terrorists. That is correct. And one classic example of that kind of collusion and dangerous conspiracy of that through tactical political alliances and accommodation is what is happening now in house at the House of Representatives sa pagitan ni Martin Romualdez at ng mga CPP party operators and infiltrators, which are urban operatives infiltrating the government through Congress. That definition is very clear. So number two, na point ko dere, the whole of nation approach in the participation to completely defeat communist terrorism as envisioned and embodied in Executive Order 70 in its mission spirit and mission direction must include the participation and support of Congress instead of becoming an apparent anathema or antithesis into the real need for building up strong whole of nation and whole of government participation. Lumalabas na yun na si Romualdez ay nakikipagsabwatan at nakikipagbulahan sa CPP, NPA, NDF. And that is a failure of whole of government doctrine and principle embodied in the vision and mission of NTF-LCAC or the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. What we cannot know is parang mas mataas si Martin Romualdez at kaya niya mag-abuso ng poder na walang magagawa ang totoong hinalal na pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos Jr. That is a very anomalous situation that we are observing, a pattern that is now coming out in the open. That the one running the that the ones running the affairs of the government are not the ones elected as president. But rather, the ones being close to the president at posibleng naging benefactor at financiers niya during election. Bakit hindi niya kayang i-clip ang poder ni Martin Romualdez at sabihan siya, itigil mo muna yung pamumulitika. All of these are political operations. And these are in preparation to the political ambition of Martin Romualdez to become the next president. Obviously, whatever happens now in Congress is aligned to his political ambition. That is very dangerous. He is not the president, but he can exercise powers using the blackmail influence capacity of controlling the budget of different government agencies, including the security sector, which is very anomalous situation. Sir, ano ang indications nga ang gina-point out mga conspiracy and collusion between the group ni Speaker, or let's say power faction ni Speaker Romualdez, kagsang NPA is working in their favor? Let's talk about the budget for NTF-LCAC. Ano ang epekto sini? Yeah, ang una, we have received data right now at we are calling on Congress to explain if this is true, that from 10 million per barangay na conflict affected sa CPP, NPA, NDF, imuuna lang na 2.5 million per barangay, toothpick budget na siya. Tama na kagamay ang 10 million, ginbuhinan pa sa bicameral version. And ang masobra 6 billion na pondo na ginkuha nila sa Barangay Development Program, which is a core program of NTF-LCAC, ginpartida as part of quote and unquote pork barrel ng Kongreso. What is this? So these are things that they should be transparent to the people. So tama ng point mo. Ang beneficios ng CPP sa collusion with Speaker Martin Romualdez is mapahina ang NTF-LCAC or eventually ma-abolish ni. Pigilan o hindi pagpasugtan na magpadayon ang implementation sa anti-terrorism law, which is very dangerous.
naging pangayo, ina-open list ang CPP, NP, NDF before the resumption of formal peace talks, abolition of NTPLCAC or suspension of NTPLCAC, and then revocation or non-implementation of anti-terrorism law, and then third, delisting nila sa designation sa terrorist listing, and fourth is to attack or for the government to clip or suppress those who are exposing the CPP, NP, NDF by way of asserting na dapat magkaroon ng red tag, no red tagging policy ang government. At ito nang nangyayari ngayon sa Kongreso. Yung totoong lumalaban sa CPP, NP, NDF ay nagiging target ngayon ng CPP, NP, NDF by the alliance that they were able to establish with Speaker Martin Romualdez para patahimikin, iharas, intimidate o sirain ang momentum ng pag-i-expose at paglaban sa kanila the way we are doing it in Ate SMNI with our program Laban Kasamang Bayan. But isn't this worrisome, sir? Kay if you look at the history ng CPP, every 25 years or so, nag-aatubang sila sa problema, like atong natabo nga rectification movement nila came about 25 years after sang ila establishment. Now, 25 years later, may ara naman sang higayon nga pwede sila ma-revive. Is it that worrying for you? Yeah, it is very worrying. But I think people are now more aware and more cognizant, and even the security sector, the AFP, the PNP, are also increasing their level of understanding of the nature, the modus operandi, and the cycle of operational recovery operations na ginagamit ng CPP, NPA, NDF in the past experiences. So mas maalam na ngayon ang tao, ang mamamayan, at ang mga nasa security sector that they cannot just simply manipulate or maneuver their way and circumvent the situation by using their tactical limited alliance with Martin Romualdez right now as a Speaker of the House, and be able to rebound and make their way up for recovery of their organization, courtesy of the support funds, political support, and other access to power that they can have with their alliance with Martin Romualdez. I think hindi na yan papayagan ng mamamayan, Brother Julius. It will be very hard for them. Yes, sir. That is our consolation. Because if that will remain na magiging padrino nila si Martin Romualdez, I am not having second thoughts. It will become the fracture point and trigger fuse that will challenge the authority now of the administration of Bongbong Marcos Jr. If Martin Romualdez and the CPP, NPA, NDF will become more powerful than the real president elected by the people, then the pattern of failure of governance will now become apparent. But there, people will demand a change of leadership. Yes, sir. At no other time is the CPP closest to defeat than Subong. And it's correct. Only 8 years after some adoption of the whole of government approach. Now, actually, 5 years lang, Brother Julius, because lang. The official adoption was started only in December 2018. Ah, okay. Ang operationalization, yun ya? Ang operationalization is only 2019 March. Ah, okay. So nasa less than 5 years lang. Yes, sir. Na grabe ang pagbagsak sa CPP, NPA, NDF. EO-70 was signed December 4, 2018. The National Implementation Plan was implemented and signed March or April of 2019. Mm-hmm. Ay, okay. So 4 years lang and a half. Actually, 90% of NPA capacity ang gumagapang na. Halos malusaw sila. And more than 80% of their mass base, that is sa red area o sa armed area na dula. And more than 75% of their urban capacity paralyzed or severely affected. And recruitment went down so severely because of the strong information campaign and information operations conducted by the government for almost 4 years and a half. Yes, sir. Now, I don't know kung ano pa ang hindi maintindihan sang agencies or functionaries in government nga mainly it's a propaganda war, because ang ginahimo sang TPP is a propaganda war, but they don't seem to understand this even until now. Yeah, I think it lacks overall orchestration and
strong commitment on the part of the president to really make the executive branch agencies of the government or the bureaucracy become more dynamic in their participation. It will take the president to order that. At the minimum, dapat ordera niya ang kanyang executive secretary na ikumpas ang lahat ng agencies of government in his behalf to really become more dynamic and strongly devoted to complete the mission task of NTFL-CAC. It must come from the president. And then he has to talk to Congress, talk to Subiri, talk to Romualdez. Unahin natin ito. Kasi kahit ano pa ang ganda ng mga vision niya na magtayo ng mga irrigasyon in 4 months' time, small impounding dams, pababain ang presyo ng bigas, all of these are going to be nothing but artificial, temporary, limited government intervention if they cannot remove the main primary source of our underdevelopment or non-improvement of our economy and social life, because nandiyan ang CPP, NPA, NDF at naghihingalo na dapat natapusin na ito. I think 1 year will be the most kapag ikumpas ito ni BBM. Matatapos talaga ito sila lahat, including strong law enforcement the way the late Prime Minister of Singapore, Lee Kuan Yew, the way Mahathir in Indonesia did against the communist operators operating in their urban centers. Brother Julius, kailangan talaga ng strong legal offensive and very decisive deliberate law enforcement, sapagkat ito ang mag-a-address ng urban components na naiiwan pa. Sapagkat kayang durugin na ng military capability natin ang armed threats ng terrorism ng NPA. Yes, sir. Proven na yan in the 4.5 years. But the recruitment, the propaganda war, infiltration of government, bureaucracy, and sectoral infiltration and recruitment, and international operations, finance generation, NGO projects to circumvent the law about terrorism financing, all of this require for the president to order strong, deliberate law enforcement and legal offensives, which we cannot see and we are not seeing right now under his term. Yes, sir. Now, ang pamangkot rin is we have several years left under the current administration. Kung pabayaan ta ni sir, is it possible nga ang CPP can even recover despite some setbacks nila, Subong? I think not to the level that they were able to recover after their second rectification movement. Mas maalam at sharpened na ang experience and doctrinal and orientational understanding of the security sector, as well as the basic understanding of the people, how they are going to do recovery and modus operandi. Compared before, for 25 years or 28 years ago, tama ang point mo. They cannot recover fully, pero siguro mangyayari dyan, they will not be totally paralyzed and completely defeated. And they can hang on and wait for another opportunity of, say, for example, 5-10 years na magkamali ang gobyerno at lumala ang krisis at kalagayan ng ating pangipunang kalagayan at pang-ekonomiya, na pwede sila makabuelo to hang on and sustain their survival. That's the least that will happen kung hindi pagkumplituhon ang totally pag-defeat sa ila in the at least 1 to 2 year span ng term ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. starting this year. Okay. Now, sir, very important ang ginamention ni Mubla, ang urban operations. Is there a possibility nga sa Subong, ha? Because I've been hearing reports also, some from former cadres of the CPP, nga ang ginaabalahan nila Subong, ginasakuan nila kung paano laban ang kwarta. Sobra pa daw sila sa labandira, Subong, eh. May mga reports nga gina-upload nilang kwarta sa pila ka mga micro and small businesses nga ginapanagian sa ilang mga aliado or mga former members nila. Dira nila ginadasok ang kwarta, Subong. I don't know. What have you heard? Yeah, that is correct. The CPP, NPA, and NDF remaining modus operandi for survival is to sustain the flow of money into their organization, which has already evolved as the biggest criminal and extortion racket and money laundering operations of a syndicate not seen before in the Philippines. So sindikato na gini, kagaysa na kataktika nila is mag-create sa mga dami
dami accounts or dami deposits and dami business and mga magkakaroon sila sang ginatawag natin ng mga front na magsisilbing mag-ako sa mga pundo nila. So I think that those are observations which are valid, that the people, especially in government, lalo na ang Anti-Money Laundering Council, Anti-Terrorism Council, and the law enforcement and the legal and case build up capability of the government must double time, must take double time para habulin ni. Yeah, okay. To preserve. I think there are now indicators na ang mga pundo na nabilin pa nila sa mga extortion nila sa telecommunications company, sa mga dalagko ng mining, nagalabot pa ini sa around 10 to 12 billion pesos pa ang gusto nila taguan ng mga pundo na hawak pa nila. At ang isa ka-source nila nga nag-sustain sila, lalo na ngayon sa collusion and conspiracy that they were able to establish tactically with Martin Romualdez, is ang masobra 100 million na nakuha nila na pundo every year. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, ang katapangan nga ni Kaeri na hindi nga nagpatinag sa mga tambaluslos na ito, na kahit alam niya na na pinagkakaisaan sila at talagang makapangyarihan ang kanilang binabangga, ay hindi pa rin ito susuko na makipaglaban, lalong-lalo na pag ang kanyang pinaglalaban ay ang taong bayan at katotohanan lamang. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.